Wala na talagang makakapigil sa pagsikat ng isang Bicolano vlogger na halos libo-libo na ang nakakakilala sa Bicol Region at sa ibang panig ng bansa. Siya si Boss Karepa. Ngunit sa kabila ng kaniyang pagsikat ngayon, gaano mo nga ba siya kakilala? Sa isang interview ng Beach TV personality sa kanya, mapakumbaba niya ang kinuwento ang kanyang buhay sa likod ng kamera. Ang tunay niyang pangalan ay Jerome Martinez Davis, half American at half Pinoy. Ngunit lumaki siya dito sa Bicol. Sa Pilipinas ako inaki, tapos nagdakula ako sa Ragay. 3 years old pa lang yan ako sa Ragay. Diyan na talaga ako nagdakula. Kaya magaling talaga ako mag-Bicol. Tapos ang ginagamit kong accent, kung makapansin nyo sa video, partido. Ayo. Sa partido ako nagklase. Okay. So, kaya mas gamay ko si accent niya. Tsaka mas ano, mas nakakapangirit pag ito ang gamit. Ayo. Dahil rin sa pagbabasketball, marami siyang maipagmamalaking achievements sa buhay. Nakalaro na siya sa palarong pambansa, nagrepresent ng paaralan na Lyceum of the Philippines, at nakalaro na rin sa NCAA. So, nagdakula nga niya ako sa Ragay, nag-elementary ako sa Ragay. Tapos, nag-high school na ako sa partido. Tapos, kinuaninda ako sa varsity. Yung basketball. Dahil mo na ako tatawag mag-basketball, kato, pero may height ako. Sabi ninda ako, paklasiyon ninda akong libre. So, sinda na nag-top doon sa kumagkawal. Hanggang sa pinalad man, di ba, nakaabot man ako, na ako ng Manila, yung Lyceum of the Philippines, nagkaabot man ako ng NCAA. Di ba? So, ako saro ako sa mga Bicolano na nag-represent kang Bicol sa NCAA. Kasalukuyan siyang nagtatrabaho sa ngayon sa Amerika. Dalawa ang kanyang trabaho sa umaga at sa gabi. Nabanggit niya rin na dahil sa mayroon siyang binubuhay na dalawang anak dito sa Pilipinas, kaya niya pinagsasabay ang dalawang trabaho sa US bilang isang cashier at tagatulong sa food service. Ang vlogging umano ay isa lamang sa kanyang part-time job. Sa US, may 2 akong trabaho. Okay. Siyempre, may pamilya man. Kaya po ang buhay. So, may 2 akong trabaho sa US. Pang alas 4 ni Aga, alas 12, tapos sa launa to alas 5, then the rest. Tsaka ako nagigibong video. Dahil sa mga nakakataong video na pinupost niya sa kanyang social media accounts, dumarami na rin ang kanyang followers, pero hindi pa rin umano mawawala sa kanya ang pagiging isang tatay at isang family-oriented na tao. Sa katunayan, umuwi siya every 6 months para makasama ang kanyang pamilya. Ngunit aminado siya na dahil sa vlogging, malaki na rin ang pinagbago ng kanyang buhay. Pagbabago is organic yan sa privacy, siyempre. Nag-ano ka na, bistado ka na ka buong tao. Tayo na ako nakaka. Ito baga normal na mapapaskin. Ayo, tama. Celebrity ka na eh. Celebrity na siya eh. May mangkot ang problema. Magpa-picture. Kaso minsan, nakulong talaga. Siyempre, family time man minsan. Ayo, ayo. Kami na lang nag-iwan. Yan ang kwento sa likod ng kamera ni Boss Karepa, isang responsabling asawa at anak sa kanyang pamilya at maituturing na isang vlogger na nakakatawa, ngunit may aral naman sa bawat kwento niya. Nakagol kaya kang mga vlogger degree. Pareho man lang kami ng gabos ng vlogger degree sa Naga, pareho man lang kami ng pakay. Magpaugman ng tao, magtaon ng ano, kaugmahan sa tao. Diba? So kung gusto mo magpoon mag-vlog, make sure na kaya mo. Yes. Diba? Saka, kapag napuunan mo na yan, masakit na kayo ano eh, pundoon. Eden Florita, Beach TV.